Good morning, good morning, good morning. Blessed morning po sa lahat. Good night po sa kuwait dahil alauna na po ng gabi. Bago pa ako matulog, mag-share muna po ako ng aking verse of the day. At before po tayo mag-start ng verse of the day, tayo po ay magpasalamat. Ama namin Diyos, na manulati sa lahat o makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may gawa ng lupa at langit. Wala po kami magagawa sa aming buhay kung kami po ay mahiwalay sa iyong presensya, Panginoon. Lord, salamat sa walang sawang pagmamahal at pag-ingat mo sa aming mga OFW kahit sa sulok ng mundo. Salamat po sa kalakasan araw-araw. At salamat din sa walang sawang pagproteksyon sa aming pamilya sa Pilipinas. All glory and praises belong to you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Kamusta naman kayo mga palangga? Kamusta, kamusta, kamusta? I hope na sa yung pag-open na aking channel o sa mapadaan ka pa sa channel ko, I hope na nasa mabuting kalagayan ka po. At ating pong sinasabi na hindi lamang po sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita na nang gagaling sa bibig ng Diyos. Matthew versikulo 4, pakibukas. Atin pong i-share ang mensahe ng Diyos ngayon sa makikita po sa Matthew 22, versikulo 37. Ano nga ba ang unang utos ng Diyos? Ang unang utos ng Diyos ay ibigin mo ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. Amen. Yes, kung meron po tayong Diyos sa ating puso, hindi po tayo gumawa ng hindi maganda o nakakalugod sa mata ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, tayo po ay magpakabanal. At hindi po tayo mag-atubiling gumawa ng mga mali. Sabi pa nga, di ba, walang perpekto dito sa mundong ibabaw. Pero lahat po tayo, meron po tayong isip. Dahil ginawa po tayo ng Diyos na kagaya niya o kawangis o kamukha ng Diyos. Ginawa po tayo ng Diyos dahil special po tayo sa Kanya. Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Kaya sabi nga, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. If you love Jesus, sabi pa nga, if you love Jesus, obey Him. Sumunod po tayo. Dahil ang ating Panginoon po ay love. Mananatili po ang love sa ating puso. Atin pong straight to the point po tayo. Sumunod po tayo sa Diyos. Yan po ang sabi. Ibigin mo po ang Panginoon mo buong puso. Kaya ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Matthew 22:39. Diyan mo po 'yan makikita. Ibigin mo 'yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Love your enemy. Pero dito sa mundong ibabaw, pag galit ka talaga. Dahil ako ay galit, umalis ka sa harapan ko. Yan ang tao pag nagalit. Pero once, pag si Jesus andyan sa puso natin, malumanay, malambing po tayo. Dahil alam po natin na ang ating Panginoon po ay love. Dapat mananatili talaga ang love sa ating puso. Kung ikaw po ay tunay na Kristiyano, wala na po yung galit.
wala na pong yung pagmumura. Dahil dinidisiplina, marunong po tayong mag-control ng galit. Natural ang galit. Pero pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, marunong ka pong mag-control ng iyong sarili. Yan po ang kakaiba ng believers at unbelievers. Dahil ang unbelievers ay alam niyang mali. Tapos wala siyang takot magmura, magalit, umapuot, o sobrang galit. Hindi siya, ayaw niyang magpatawad. Ganyan ang unbelievers. Dahil hindi pa niya nakilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Pero pag ikaw ay isang Kristiyano at na-accept mo na po ang ating Panginoon, kahit na ikaw po ay galit, minuto lang, maya-maya mawala na po yung galit sa puso mo dahil inuusig ka po ng konsensya mo. Oo, ako, tapatin ko kayo. Bilang isang Kristiyano, matagal na din po ako naging believers. 2004. Sabi pa nga, born again. Nagbago. Hindi yung sinasabing born again, pinanganak ka muli. Iba yung tinatawag nilang pinanganak. Sabi, lumabas ka sa bahay bata. Hindi po yan. Ang born again is chance of life or pagbabago po ng iyong buhay. Yan po yung meaning ng isang born again. Pagbabago. Pagbabago po. Hindi po yan religion. Kasi ang iba, pag magsabing born again, mga born again yan. Kasi may mga hallelujah, may praise of God, ganyan. Ang born again ay isang pagbabago. Kaya bilang isang believers o tagapasunod o tagasunod ng Panginoon, may takot po tayo. Marunong po tayo magpatawad at magpatawad. Patawarin mo po yung nagkamali sa iyo at yung puot sa dibdib mo ay mawawala dahil ikaw po ay may takot sa Diyos. At kung sino man po yung nanakit sa iyo, marunong ka pong humingi dun sa Panginoon ng tawad at Lord, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam. Ako palagi din ako nagagalit dahil yan po ang weakness ko, yung magalit ako, parang basta yung amo ko matanda, masagot ko talaga kasi hinahiblad ako sa kanya. Pag maya-maya na yan, wala na yung galit ko. Sa tapos, ayan na, nagsasabihin ako, Lord, patawarin mo ako. Lord, ikaw palagi yung nasa heart ko. Ikaw po mag-control ng ugali ko dahil hindi ko po kaya. Yan po yung sinasabi ko sa Lord palagi. Kaya may takot. Hindi po pwedeng matulog. Bago po tayo matulog, igalit tayo. Kailangan po natin humingi ng tawad sa Panginoon bago matulog. Bakit? Sino bang nakakalam na ngayon o bukas, alam pa ba na mabuhay ka? Alam mo ba kung kailan ka mamatay? Kaya every minuto or segundo na yung buhay ay atin pong isurrender sa Panginoon. Bawal po tayo magtanim ng galit sa ating kapwa. Hindi po natin palampasin ng ilang oras o ilang days o ilang taon, ilang buwan na hindi po tayo magkabati o hindi po tayo magkausap ng ating kapwa. Dahil nasaktan po ang Panginoon na tinitingnan po niya ang ating purity. Ang purity or pure ng ating puso. Mababasa po ni Lord ang puso at isipan po natin. Mababasa po din ni Lord kung ikaw po ay nagpa-plastik-plastikan lang o hanggang dila lang po at hindi mo naman ginagawa. Kaya always po tayo na mag-repent at magpatawad.
Yan nga sabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano ka magpaganda, pagandahin mo rin yung kapwa mo. Diba? Hindi po tayo nabubuhay sa sarili lamang, kundi para din sa iba. Kaya ko sinishare po rin yung mensahe ng Diyos. Dahil hindi nga ako lang po ang gustong ma-save or salvation. O gusto kong maisalba ang sarili ko. Hindi. Atin pong ipangaral ang salita ng Diyos para sa lahat. Dahil po ang salvation ay para po sa lahat. Hindi lang po para sa akin na nakaalam po ng mensahe ng Diyos. Kundi para po sa lahat na hindi pa po nagbukas yung kanilang mga puso, ang kanilang mga tainga para makinig sa mensahe ng Diyos. Dahil maraming religious ngayon na nagtuturo at inililigaw po ang marami. Maraming huwad na nagsilabasan na siya si Kristo, nagpapahayag, pero iba yung pinapahayag nila. At hindi po natin makikita sa Biblia. Kaya kung may Biblia po kayo, pakibuka sa Matthew 22, versikulo 37. Ang unang utos ng Diyos at ang pangalawang utos ng Diyos ay 22, versikulo 39. Pakibukas na lang. Sinasabi, love your enemy. At kung ikaw po, ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos. Panginoon mong Diyos ng buong puso. If you love Jesus, i-share mo po ang love para sa lahat. At sumunod po tayo sa Diyos. At huwag na po tayong magmatigas. Dahil pag si Lord ang magpukpok ng puso mo, nako, mabubrok ka. Magbroken o umiyak ka sa harapan niya. Kahit na anong kasing bato pa yun, ng kasing tigas pa ng bato yung puso mo, pag si Lord na ang pumukpok niyan, magiging mamon po yan. Iiyak ka sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya hanggang dito na lang po ako. I hope na maiukit at maitanim po sa inyong mga puso ang verse po na aking sinishare ngayong gabi. At hanggang dito na lang. Don't forget to like and comment and then subscribe my channel, Jing Vlog. Mag-ingat po tayong lahat at always prayer. Ano mang pagsubok na meron tayong kinakarap ngayon, God is with us. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Tayo po isang lucky or swerte sa araw-araw dahil ginigising pa po tayo ng Panginoon at binibigyan ng mahabang buhay. Hanggang dito na lang at ako po ay magpapaalam na. Good night and Jesus loves you. Good morning. Bye.